kasabagan ng tapat sa pamilya. At ngayong umaga, tayo po ay bumibilang na lang mga ilang araw para tapusin ang 2023. Di ba? Sino kinabayaan, Lord, sa 2023? Kinabayaan ba kayo? Kailangan nyo mag-juice. Di ba? Hallelujah. Sabi naman ng banal na kasulatan, kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinupad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. Sino ang mga tao dito karaniwan? Sino yung ordinary people? Tayo, no? Nagkatawang tao ang Panginoon Jesus, bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao siya katulad ng isang alipin. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masururin hanggang sa kamatayan. Ang nais na tayo ay nilikha ng Diyos ay sa kanyang buwangis. Amen? Amen. Ang ano po, makita natin na ang Pasko, pag-aaralan natin, pupunta sa Genesis. Dahil walang magdiriwang ng Pasko kung walang i-create, kung walang ililikhaing tao, di ba? No. Hallelujah. Hindi tayo ililikha ang kawangis ng anumang hayop. Kaya huwag nung tutuksoin yung kapitbahay mo o yung kapatid mo, mukhang pusa. No? Na mukha kang aso, mukha kang unggoy. Di ba? Pag ginagawa mo natin yung pala, puso ng Diyos, parang iniinsulto natin ng Diyos. Bakit? Nilalang tayo, nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis ng makapangyarihang Diyos. Amen? Sabi mo sa kapi mo, sorry, hindi na kita tutuksuhin. Amen? Hallelujah. Ano, mahal talaga mga tao. Di ba nakita mo lang yung tao? Sabi mo, mukha kong munggo ha. Mukhang munggo ka. Di ba? Di ba? Ang edin, pinalayas ang taong nilikha sapagkat hindi siya karapat-dapat paraiso ng Diyos. Kaya nga tayo, pag wala si Jesus Cristo sa buhay natin, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi lang sa garden. Kasi yung hardin ng Diyos, ibabalik yan. Maniwala kayo. After the millennial kingdom, ibabalik ng Diyos. Doon po sa eternity, makikita natin ang paraiso ng Diyos. The original paradise. I will tell you, makikita ng lahat ng mga anak ng Diyos. Ganito ang kalagayan ng taong walang relasyon sa Diyos. Pag wala kang relasyon sa Diyos, walay ka sa Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos. Hallelujah. At dahil dito kailangan maganap ang isang Pasko. Amen. Amen. Dahil sa kasalanan ng tao, kailangan may gawin ang Diyos para maligtas ikaw at ako at para makapasok tayo maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang tao ay dating kaibigan ng Diyos dahil nagkasala, naging kaaway ng Diyos. At pinalayas nga sila sa paraiso ng Diyos at sila po ay pinapunta sa ilang, sa wilderness, sa disyerto ng buhay. Eh, kaya nga lahat tayo dito, pag wala ka kay Kristo, naglalagalag ka, walang direksyon ang buhay mo. Samantalang pag nasa paraiso ka ng Diyos, nasa kamay ka ng Diyos, mayroong direksyon ang buhay mo. Marami sa atin, pag tinanong mo yung mga walang direksyon, saan pupunta? Bahala na si Batman. Saan pupunta mo? Wala. Hinahanap ko sarili ko. Meron yung mga pastor na nakausap eh. Hinahanap daw niya sarili niya. Biro mo, pastor na nasa wilderness, dapat ang pastor, pag nasa kamay ni Jesus Cristo, may direksyon ng buhay. Amen? Ganon din tayo, mga anak ng Diyos. Pag ang anak ng Diyos ay nasa kamay ng Diyos, may direksyon ng buhay. Alam mo, ang bukas mo, hawak ng Panginoon. Amen? Amen. At hindi ka matatakot kahit ano mangyari, kahit sa kinabukasan pa. Maraming mga tao, takot ng gumising dahil napakaraming problema sa kinabukasan. Amen? Dahil sabi nga nung awit, and because he lives,
we can face tomorrow. Dahil ang buhay na muli ang Panginoon, sa mga anak ng Diyos, kaya-kaya natin harapin ang kinabukasan. Amen? At ayon sa kasalanan ng tao, ni Adan at ni Eva, lahat tayo, lahat ng sinilang ng tao mula noon hanggang ngayon, ay kaaway ng Diyos. Tayo ay wala ng relasyon sa Panginoon. At kung kaya't kailangan, in fact, ano yun eh, eternal plan ng Lord na ibalik ikaw at ako sa relasyon sa Diyos Amang nasa langit. Mga kapatid, nakakalungkot lang pag hindi kayo nakikigo ng Diyos. Amen? Sino may mga kaibigan dito na nag-away na kayo? Ang Diyos, magkapatid tayo sa Panginoon, dapat wala ng tampuhan. Hallelujah! At dahil doon, nais ng Lord na ibalik ang relasyon ng Diyos Amang nasa langit sa mga taong katulad nyo.